Umaakting po ang isang bata. Louis, sleep na. Sleep. Sleep. Veggie broke it. Watermelon! Kuha tayo ng Kraydon. Four pieces na siya. And strawberry. Strawberry. And... Pag ako kasing nagtatanim, hindi na bubuhay. Misal nga, diligan ko lang sila, namamatay na sila. Pupunta kami ngayon sa ruins, yung parang tiyanggi-tiyanggi dito sa BF. Kasi yung phone ko, ayaw nang gumana ng screen niya. Nalaglag kasi ito ni Louie kagabi, tapos yung pagkabagsak niya, paganito yung screen yung nauna. Kaya nung chinek ko na, hindi na gumagana yung screen niya. Solana! Bambini! Ayan, may YouTube channel din tong friend ko. Subscribe kayo sa kanya, Monique Gregorio. Lalagay ko na lang yung link. Bago pa lang sila nag-ano, vlog. 30 subscribers. Hello! Salena! Bambini! Sundoy niyo mamaya si Chi. Kinatakot? Bangan mo ah. Yay! Yabang ah! Oops, malaglag ka. Wee! Mami. Hantu. Yay! Apil. Ayan, ako na paayos ko na yung cellphone ko. Gumagana na siya. Pinalitan talaga yung LCD. Umaakting po ang isang bata. Louis, sleep na. Sleep. Ang bangit ng acting mo. Sleep. Ano kaya yun? Kilit na ulit sa kwarto nyo. Wow, linis pa ulit ah. My Alin? Special dessert. Hello! Wow! Wow! Lang. Wow! And after 2 weeks, 3 weeks na ba? No. Oh, maayos pa rin ah. Wow. Very good si ate. Oh, ito nga lang, pero okay lang yun. So, umuulan ngayon pero dito kami mag-grocery. Bagong bukas lang to eh. SM Hypermarket dito sa, hindi nagfo-focus eh, The Village Square sa Alabang. Ayan, dito kami. Bago lang to. Dati tong Toyota. Ayan, dito. The Village Square, Alabang. Dito muna tayo sa mga tinapay. Anong gusto? Banana. Banana. Asan ang banana? Banana. Ito banana. Banana yan. Ang cute, may ganito na pala. Veggie broke it. Ang cute. Ang galing. Nakapasuna siya. Watermelon! Hello? Parang ang sarap magtuyo tsaka tinapa ngayon. Ay, tap? Lapad. Ayan, yan. Kuha tayo ng cradle na baby bottle and nipple. Ano to? Sleek? Bago ba to? Baby laundry detergent. Hindi ako makapag-vlog. Ang likot ng bata. Oo. Yeah.
Sige, ito. Kunin natin. Biskuit lang naman to na may mga number. Avengers. Para sa amin dalawa ni Lu. Sana hindi kayo man nakapasok kay sa instante. Okay. Wow. Uy, ito ang gusto ko. Free taste. Patayin isa. Ilak ka. Nakakuha ka agad. Peta. Yan na lang. Ano? Papa! Ano gusto mo? Ano color? Ayan. Sarap po. Marunong ka tumingin, ha? Isa lang, Lumi! Mahalo! Bumili si Ayi na to. Fake daw. Fake LOL. Ayan, magdi-dinner lang kami dito sa Max. 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 This is a fake LOL. I go to a fake LOL. What's inside? A sticker. Daddy, it's this is a shoe. No, a purple dress up. I don't do dress up. Ano tingnan mo dito? Thank you. It's going to be wet. Look, are you ready for the dish? And this stickers, stickers. And this is a cup. How many did you have? A cup, yan. Yes. Maybe. R. This one. This one. E. E. Ito. E. Habang wala pa yung pagkain, baliktad, dessert yung nauna.
Pero kasi gutom na ako, kaya umorder muna ako nito. Habang inaantay yung food. Hey, Daddy Al, ano yan? Lumpiang ubod. Lumpiang ubod. Ang hilig niya dyan. Favorite niya yan. Tagal ka naman. Tagal ka naman. Masarap pero naumay ako sa mga ganyan. Lumpiang ubod. Kain tayo pork binagoongan. Pork binagoongan to. Tapos chicken. Grocery namin. Saktong-sakto dun sa sulok. Hi! So, nandito na naman tayo sa pwesto namin. Ang grocery haul background namin. So, pagpasensyahan nyo na, hiniram ko muna yung headband ni Ayi na may kasamang kalembang dito. Palo mo may hikaw, no? Bumili pala kami sa, di ba kumain kami kanina sa Max? Ayan, bumili kami nito. Ito yung mga, ano lang ito, 130 plus lang. May mocha roll ng kasama. May banana cake slice, may chocolate cake slice, tsaka ensaymada. Tapos bumili rin ako ng hopya. Ito, buy one, take one na. Big savings, nakalagay. Marby na hopya hapon. Ayan. Oh, ganun na nga yun. Bumili rin si Al ng lengua de gato. Yan, sa Max. Tapos, diced hopya. Hindi ko sa hopya, di ba? Ito naman ay danggit na unsalted. Ha? Bell pepper para sa gagawin. Tapos, ito naman sa sinigang. Sitaw. This is for the ice cream. Tapos, sunmig coffee. Mamasitas na kare-kare mix. Sweet and sour na sauce. Menudo or afritada mix. Tapos oyster sauce, tapos chips ahoy, dalawa, crab and corn soup, talong eggplant daw, eggplant, para sa kare-kare. Dutch meal na, nasa saver pack na siya, 1, 2, 3, 4, 4 pieces na siya, and strawberry, and dalawa yung kinuha namin para sa baon ni Ate Ay. Tsaka minsan si Louie humihingi-hingi rin ito. Pechay para sa kare-kare ulit. Tapos kangkong para naman sa sinigang. Sigarilyas. Tapos yung grapes ni Louie! Wow! Ay! Itlog. For me. For Ate Ay. Mahilig yan sa itlog. Bread, gardenia. Ba't nga pala hindi Marby? Walang Marby doon. Ayaw kumain. Ay, ako ba kumuha? Star margarine, classic. Tapos, broccoli! Louie, favorite mo ito, di ba? Makain na siya ng grapes. Sitaw ulit. Ay, may dalawa pala yung sitaw. Yung isa para sa kare-kare, yung isa para sa sinigang. Carrots. Afritada naman yun. Tapos, patatas. Potato? Ano ba ate? Potato? Potato? Potato. A potato.
Potato. Potato. Tapos watermelon ni Louie. Sakto lang yung size nito. Ayokong bumibili ng malaki kasi minsan mabilis mapanis. Ito, pang isang kainan lang to. Yung kalahati kay Louie. Ito naman, kamatis. Tapos sibuyas naman na puti. Ano ba tawag dito? Puting sibuyas. Wala nang ibang tawag. White onion. White onion. Spam. Pororo ni Ayi. Yay! Ano ba tong pororo na to? Pororo strawberry flavor. May vitamin, calcium. Yay! Minsan kasi binabaon niya to. Delimondo. Delimondo? Na corn beef. Ranch style. Ayan. Tapos ito naman, Chucky. Pambaon ni Ayi. Tapos ako din, minsan umiinom. Tapos ito, bumili si Ayi nito. Kasi meron kami mga tanim dito na, ano? Ano ba yung mga tanim natin? May mga pinya kami dito, may mga watermelon, may mga mangga, charot. May strawberry din kami dito, chinchay. Ano ba yung mga tanim mo? May bell pepper, tanim si Daddy Al. Pag ako kasing nagtatanim, hindi nabubuhay. Misal nga, diligan ko lang sila, namamatay na sila. Pero pag si Daddy Al, ang galing. Ang ganda na. May green hands siya. Green hands tawag dun, no? Pag ano, magaling magbuhay ng mga halaman. Ako, wala. Naku. So, ito, simple, fun, easy. Grow kit. Curly kale. Ano yun, pa? Si Ay daw mag... Kale? Yan, si Ay daw ang gagawa nito. Parang nasa paso na siya, oh. No? Yes, ito plant yan. Plant daw to. Tapos, piatos. Alam nyo na kapag ka nag-e-edit. Bicat. Ang pinaka-favorite kong kapartner na... Yes, Chucky. Yogo na Bear brand. Yung isa, mango. Yung isa, ano yan, Louie? Yung isa, green apple. Yan, yan. Ay, gabi na, gabi na. Tapos ito, alam nyo ba to? Mga batang 90s, labas, nougat. Diba naon pa to? Oo. Favorite ko to nung bata ako eh. Yung dumidikit sa ngipin. Oo, yung dumidikit sa ngipin. Pero feeling ko hindi ko na kayang kainin to ngayon. Kasi medyo sensitive na yung ngipin ko. Tapos, Oishi milk drink plus oats. Oatis milk. Ayan, kay Daddy Al, pampajebs. Tapos ito, favorite ko rin to, pretzel. Ayaw ni ating Ayi to. Gusto! Gusto mo ba yan? Tapos, pambaon ni Ayi, Oreo na strawberry. And I didn't try it. Na-try daw niya. Tapos, ito naman, mga biscuit nila Ayi. Ito, hindi kilala to ni Louie, si Sophia. Oh, eh ano to? Ito daw yung kay Louie. Ito yung pinipilit niyang kunin kanina, Avengers. Number biscuit. Plain lang to, walang kalasa-lasa halos. Tapos yung isa naman, ano, numbers din na Sophia. Ito naman kay Ate Ayi, baon niya rin. Tapos Wilkins, bumili rin kami. Tapos dalawang Joy Antibac. Dalawang 500 ml na siya. Tapos, 198 pesos lang. Tapos, ito naman, Glide para sa uniform ni Ayi. Kasi nung nakaraan, nahirapan akong mag-plancha sa uniform niya. Tapos, Yakult. So, isa naman, yung color blue na light. Ayan, syempre, hindi pwedeng mawala ang safeguard. Alam niyo na, bago gumamit ng mga... Kojic na yan, ang mga kung anik-anik ni Daddy Al. Kailangan namin ng safeguard muna, lalo na pag may bata dito. Tsaka ngayon, kasi usong-uso na yung mga sakit, kaya importante talaga gumagamit tayo ng mga ganito. Safeguard, body wash, yung malaki na yung binibili namin kasi lahat kami dito gumagamit ng safeguard. Tapos ito naman, lemon fresh na antibacterial hand wash. Meron kami sa kitchen ito, meron din kami sa CR. Tapos ito naman para sa aming dalawa ni Louie. Ito kasi sa akin, 'di ba nagbabalat yung kamay ko? Effective talaga sa akin tong Aveeno, kaya ipapatry ko rin to kay Louie baka sakaling mawala yung pamamalat nung palad niya. Aveeno Skin Relief. Sobrang mahal nga lang nito, nasa 600 plus. Tapos meron dong parang ano, Japan din dun sa part ng hypermarket. Nakakita ako nito. Pa.
Baka pwedeng isabit yung bacha ni Louie dito. Ito naman para sa may ano, sa may sink. Scotch Brite na sponge cloths. Tapos trash bag ni Daddy, and hindi na apple scented. Yung nakaraan dami nag-react sa ano mo, sa trash bag mo, yung maliit. Ang social apple scent. Si Daddy anong bumibili nun? Hindi naman ako pumipili ng trash bag. Siya lagi yung pumipili. Ayan, ito naman para sa labas, yung malaking trash bag. Toothbrush. Tinapon ko na kasi kahapon yung toothbrush ni Daddy An. Nagulat siya tinapon. Paano kasi lampas, ano na, yun ang tagal-tagal na. Nung naglinis ako kahapon ng CR, hindi niya alam, tinapon ko na. Pati yung mga maliliit na sabon niya, pinagtatapon ko. Kasi parang feeling ko ang dumi-dumi na. Nandoon lang. Ayan, bumili na ako tatlo. May sentimental value. May sentimental value. Tapos, ito naman, cradle, panghugas ng mga utensils ni Louie. Si Ayi ang kumuha nito. Lysol, yung sinasabit sa, ano, inodoro. Tapos, wipes. Ito naman pag, ano, malagkit na yung mga kamay-kamay ni Louie. Nakita ko, tong flypaper sticker. Ayan siya. Paano to pa? Nakalagay, reusable, easy to use. Strong adhesive. 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 Environment. Ayan, ganyan siya. Pinaka-importante dahil may nakita si Daddy Al na bubuwit sa labas. Nasa labas naman, nasa garahe. Kaya lang nakakairita pa. Nginangat-ngat-ngat yung mga gamit namin. Ayan, bumili kami ng blue board. Itong isa, hindi ko alam kung anong pinagkaiba. Ito, pero ito parang may cheese scent. Tapos ito, plain lang pero mas malaki yung yellow. So ayan, bago kami mag-goodnight, mag-shoutout muna ako. Shoutout kay Lainel Venice Lat, Rain Izane or Izane Cuenca, and kay Angela Dexy Kalimlim. Yummy, no? Dati kasi ayaw na ayaw niya yan. Sobrang mapili kasi ito si Ai, kaya kung mapapansin niyo, lalo na kapag ka nasa labas kami, hindi talaga siya kumakain. Kasi pahirapan talaga lahat na simula kasi nung 1-year-old pa siya, hindi siya yung katulad ni Louie na nakitaan agad namin ng siguro mga 5 months pa lang nun si Louie. Talagang kitang-kita na namin na interesado siya sa mga pagkain. Pero ito si Ayu, wala, hindi talaga namin nakitaan. Kumakain siya dati, nagtatry siya, pero sinusuka niya. Hindi ko alam kung bakit ganun. Pero ayun nga, nag-consult na ako sa pedia niya kung bakit ganun. Eh, sabi nga parang tiisin, ganyan, huwag ibigay ang gusto. Eh, ang gusto lang kasi dati lagi ni Ayi, lalo na nung 3 years old siya, 2 to 3 years old, ang gusto niyan lang lagi, ano, gatas. Yun lang talaga yung gusto niya dati. Sobrang lala nito ni Ayi. Pag sinusubuan namin siya, pag tinatry namin siyang pakainin, sumusubo naman siya, kaya lang, nasa bibig pa lang niya, wala, sinusuka na niya. Sobrang hindi niya talaga kayang... Bakit ka ba? Bakit ba ayaw mong mag-eat? Yummy naman. Alam niyo yung kahit yung mga paborito ng mga bata, katulad ng mga spaghetti, yung mga fried chicken, mga hotdog, ganyan. Sobrang ayaw niya. Ayaw niya talagang itry. Tinry na rin namin yung sinabi ng pedya niya na huwag ibigay yung gusto. Katulad nung gatas, ayan, huwag naming ibigay yung gusto niya. Itlog, huwag muna naming ibigay. Parang kung ano yung kinakain namin, yun lang daw yung ihain namin sa kanya. Parang tiisin, ganyan. Pero bilang nanay, di ba, alam nyo naman na sobrang hirap tiisin nun. Pero ayun nga, tinry namin yun. Sabi rin ng pedya niya, pero kapag ka mga nasa 6 PM na at wala pa rin talagang kinakain, na ayaw pa rin talaga niyang itry, ayun, ibigay na daw yung gusto. Ayun na nga, pinapatagal ko pa nga ng hanggang mga 7 to 8 PM, pero wala. As in, hindi talaga siya kumakain. Tapos after noon, after 1 week na ganun lagi yung eksena namin, na hindi pa rin talaga siya nagtatry. Alam niyo, kahit gumawa na ako ng mga bento, yung mga, yung pagkain, ginagawa kong mukhang dinosaur, yung pagkain, ginagawa kong mukhang panda. Para lang kumain siya, basta yung mga nausong mga bento-bento dati na may mga design-design. Gumawa na rin ako nun para lang ma-encourage siyang mag-try ng ibang pagkain, pero wala. Sobrang nasasayang lang. Kahit nga yung mga teacher niya, kinukutsaba ko na nga na parang i-encourage si Ayi na
kumain nga na, oh, yung mga classmate niya nagtatry ng ibang food, ganyan, siya hindi. Pero wala, kahit yung mga teacher niya, wala, hindi, walang effect kay Ayi, talagang sobrang ayaw pa rin daw talaga ni Ayi. Alam niyo yun, yung tipong sa araw-araw na yun, ganun lagi yung nangyayari, talagang no, 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 ganyan. Bumalik ulit ako sa pedya niya na yun na nga, sabi ko, wala, ganun pa rin po, ganyan lahat, in-explain ko natin. Kaya pala ganun, kasi yung pagiging picky eater pala ng bata, minsan, or madalas, namamana yun. Kaya sabi ko, parang, paano mamamana yun, eh hindi naman ako, ano, hindi naman ako mapili kumain, binibida-bida pa nga ako lagi ng father ko nun, kasi nga, halos lahat nga daw, kinakain ko, wala akong hinihindian. Tapos ayun, si Daddy Al pala, yun, nakwento niya siya daw, sobrang picky eater din dati. Kaya ayun, nagkaroon kami ng idea no, na baka kaya ganun si Ayi kasi mana kay Daddy Al. Dumating pa nga sa point dati na tuwing kumakain kami tapos si Ayi ayaw kumain. Alam niyo na parang naluluha na ako, na naiinis, na ano ba may ginagawa ba akong mali? May mali ba akong ginagawa? Bakit ganyan si Ayi? Bakit ayaw kumain? Ganyan. Pero yun nga, sabi nga nung pedya niya, hindi lang naman si Ayi daw yung nag-iisang ganun. Sobrang daming bata rin na ganun. Pero pasalamat na daw kami kasi at least kumakain daw si Ayi ng itlog. Yung itlog na, alam niyo yung parang poached egg na walang, hindi prito ha. Kasi tinry ko dati prito, ayaw din niya. Sobrang mapili niyan. Alam niyo yung kahit madampian lang siya ng konting-konti lang minsan. Minsan pa nga yung itlog niya, hinahaluan ko na nag-grate ako ng carrots. Diba sobrang nipis na nun. Tsaka wala namang lasa yun, hindi naman niya malalasahan. Pero yung texture ng bawat pagkain, alam niya yun, parang madampi lang sa, ang tabi ito, sa dila niya. Nararamdaman na niya agad na may iba akong nilagay. Nakita rin ang pedya na, na medyo malaki yung throat niya kumpara sa normal na laki ng throat. Kaya rin siguro ganun niya kabilis na susuka yung pagkain kapag ka nasa utak niya na ayoko to, ayoko to, ayoko to. Mabilis niyang nasusuka kasi nga medyo malaki yung throat niya. Pero hindi naman, may mas malalaki pa raw na throat kay Ayi. Pero yung kay Ayi, hindi lang normal yung laki. Kaya sabi nga nung pedya niya, meron pa nga raw mga ibang bata na halos ayaw daw talagang kumain na parang... Ano ba yung kinakain? Parang tinapay lang. Nga, pasalamat na lang kami. At least si Ayi kumakain ng kanin na may parang yun, poached egg. Tapos, ayan, mga gardenia, mga bread, mga biscuits, mga cookies, donuts, kumakain din siya. Pero, pag yung mga sobrang matatamis, medyo binabawasan ko siya. So, ayun, kaya kung mapapansin nyo, kapag ka lumalabas kami, madalas ang kinakain ni Ayi, French fries. Pero huwag kayo mag-alala, hindi naman araw-araw kumakain ng French fries si Ayi. Bilang isang praning na nanay, alam ko naman na masamang kumain ng French fries, ang lalo na yung mga bata. Kasi andyan si cancer, andyan si UTI. Alam ko naman yun. Nagkakataon lang na kapag nagbablog ako, eh kumakain ng French fries si Ayi. Hindi nga ako, may nag-comment kasi sa akin, naalala ko. Ano ba yan? Magkakasakit na yan si Ayi. Lagi na lang kumakain ng French fries. Sa isip-isip ko, ha? Hindi naman ako nagde-daily vlog. Sa paano nyo nalaman na araw-araw kumakain si Ayi ng French fries? Talagang sadyang nagkakataon lang na tuwing nagbablog ako, nasa labas kami. And, syempre naawa naman ako kay Ayi kasi pagka kumakain kami, siya walang kinakain. Kaya, ang ginagawa ko, binibigyan ko na lang siya ng French fries kahit yung maliit lang. Pero hindi naman yun literal na tuwing lalabas kami, kumakain siya ng French fries. Katulad ngayon, hindi naman siya lumabas kami pero hindi ko naman siya pinakain ng fries. Sa nag-comment na yun, huwag kang mag-alala, wala namang naaapi dito. Sadyang may mga kanya-kanya lang tayong sitwasyon sa bawat bahay. Kaya minsan kapag ka lumalabas kami, kapag ka kumakain kami, lagi akong may naka-reading mga maliliit na laruan para lang hindi siya yung parang nakakaawa kasi alam niyo yung lahat kami kumakain tapos siya nakatunganga. Binibigyan ko naman siya, tinatry ko naman siyang bigyan pero wala, ayaw niya talaga. Tapos kaganong kapag ka, ano, minsan napatry ko na sa kanya yung spaghetti. Sinubo naman niya, nalunok niya pero wala pang 2 minutes atay, wala pang 2 minutes, ay na, nagsumuka na siya ng sobra. Kaya sabi ng pedya ko, huwag kang mag-alala, may nakita ka bang matanda ngayon na dumidede pa rin ng gatas? Dadating din naman daw yung time na ano, magkukusa na lang si Ayi na humingi ng pagkain na mag-try ng ibang pagkain.
Kaya ayun, naantayin ko na lang yung oras na yun. Sa ngayon, tsinatsaga ko na lang talaga siya sa itlog, ganyan. Tsaka sabi ng doktor, as long as nagagatas daw si Ayi, okay pa rin, magiging healthy pa rin siya. Kasi nga, kompleto naman sa nutrition yung gatas. Wala daw akong ma-frustrate masyado. Kasi sobrang nakaka-frustrate kapag ganun yung nangyayari. Parang ano ba, may mali ba akong nagagawa? Kaya nung ayan si Louie ngayon na sobrang takaw kumain, na halos lahat kinakain, walang pili sa pagkain. Ni Daddy Al, ayan, lahat ng frustration mo kay Ayi, napunta na kay Louie. Pero, ayan, okay naman si Ayi, healthy naman siya, hindi naman siya malnourished, hindi rin naman siya ganun kataba. Kaya, tsinatsaga ko na lang talaga siya sa kanin, itlog na walang mga salt-salt ha. Tapos, gatas, tapos mga bread, ganyan, tsinatsaga ko na lang siya dun. So, yan lang. Sana na-enjoy niyo yung vlog namin today. And sana makapag-vlog ulit ako bukas kung hindi busy. Pero malamang hindi na naman. Kasi maghapon na naman ako mag-i-edit niyan. Pero maraming salamat sa panonood. Good night. Bye!